So, mabuti nagdala kami ng kape kasi sarado yung bar. Isa lang yung bar dito. Tapos sarado pa. Ewan ko bakit sarado. Siguro ayaw muna nila mag-open kasi hindi pa safe. So ito, mabuti may dala kaming kape. Ano siya? Iced coffee siya. Masarap siya. Ayan. So nandito kami. Kakatapos lang namin mag-lunch. Nagluto na ako sa bahay ng, ano, ng fish tortilla. Yun na yung aming lunch. So ngayon, nandito kami sa harap ng river, SAVA River. Malamig dito sa ano sa shadow. Mamaya magalipat kami dun sa may araw kasi malamig na kami. Okay naman dito, tahimik siya. Maraming mga tao dito lagi pumupunta. Iba sinusubukan nila maligo. Malamig maligo dito sa river kaya ano lang naga-sunbathing lang sila dito. Saka hindi ko alam kung safe ba maligo kung malinis ba yung tubig. Pero talagang kahit sobrang init ang panahon, malamig pa rin yung tubig. So, kaya hindi sila naliligo dito. Sunbathing lang. Mag-ano lang siya, ikot-ikot. Don't swim too. Cookie, just here. Yay! Yeah. Sit here. Yeah, cookie! No, give me. So, dito naglipat kami dito dahil malamig. Malamig kanina. Doon kami kahit kanina kumain. Yan. Isa lang nag-sunbathing doon, no? Isang babae, nagpapaitim siya. I show that to woman, ma. Hello na lang. Okay. Yeah. No. Gusto maligo ni Cookie, pero hindi pwede. Harap ng SAVA River, ang pinakamahabang river dito sa Slovenia. So, konektado siya from Slovenia, Croatia, at hanggang border ng Bosnia. Right? Yun. So, ito, maganda siya. Hindi pwede maligo dito kasi hindi safe. Malakas yung tubig, saka malamig. Kahit summer na dito, malamig pa rin yung river. So, yung mga pato lang ang mga naglalangoy dito. Medyo kalayuan siya sa bahay namin. How far is this from home? 50 minutes? 20 minutes. So, 20 minutes papunta dito. With bicycle, mahirap, napakalayo. Pero, sa ano naman siya, okay naman pagdating dito. Maganda magpahinga dito, maganda magpicnic, nakatahimik, yan. Malapit kami sa tubig. Mga alaga ko at pagod na. Hello,
isang mini zoo. Libre dito pumunta. Maraming mga animals. Ayan. Walang bayad para di kapag pumunta ka dito. Uy. Madami din mga kabayo dito na pwede ka magsakay sa kanila. May mga race rin dito. May mga kanya-kanya silang bahay. Makikita nyo ang gaganda ng mga bahay nila para mas komportable sila. Ayan. Ayan. No. Hello. 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 Let's go. Ang gaganda ng mga bahay ng mga kambing. Gusto lang kambing dito, may mga magagandang bahay. Hello. Oh, this is scary. So ito lang, hindi gaano kadami mga animals dito, pero maganda po pumasyal, maganda para sa mga bata. Maraming lagi mga bata dito pupunta para makita yung mga animals dito. Ayan. So madami ka lang pwedeng gawin dito, madami mga kabayo. So dito nila tinitrain yung mga kabayo dito tuwing mag-race sila. Tapos meron din itong police station para sa mga nag-aalaga ng kabayo. Try nila yung mga horses dito. Nakikita niyo yung mga babae. Ayan. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. 매번 din itong isa pang bar, pwede din kayong kumain, pero hindi never namin nag-try dito para kumain. Kasi mas maganda doon, kaya lang sarado. Yung mga para sa mga kabayo kapag dinadala na sa ibang lugar. Yan, madami mga kabayo dito. Nabanggit ang isa. So, at dito naman ay police station. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila, pero nakikita ko kasi silang lagi may mga kabayo silang inalagaan. Tapos kapag pumunta sila sa bayan, nakasakay sila sa kabayo. So, ito yung police station na hindi ko alam ang tawag sa kanila kasi lagi sila may mga kabayong dinadala kapag nagpunta sila sa bayan. Inalagaan din nila yung mga kabayo nila. So ngayon isa lang nakita ko nag-training. Minsan marami sila dito. Isang beses lang ako nakapanood ng racing nila dito. Madaming laging tao. Ito yung stadium para sa mga kabayo. Malaki siya. Saka meron din itong magandang bar. Like, minsan pupunta kami doon para magkape, pero hindi pa kami nakakapanood ng mga race dito. Doon lang sa kabila kami nakapanood. Pero dito, hindi pa namin nakakapanood.